1 hour later. Hi! Hello po mga ka-good vibes! Eto na naman ako sa aking channel. Kanina po ay naglinis na ako ng mga dapat kong gawin. Pagkagising ko yan, nakita niyo naman. Ngayon naman po, nandito ako sa table dahil ako'y mag-aalmusal na, magbe-breakfast. Yan. Siyempre mga ka-good vibes, yan, ipapakita kayo. Simple lang naman ng breakfast ko. Eto, yan, coffee ako. Ito ang aking coffee machine na maliit. Siyempre, ang aking ito ay galing pa sa Nestle company. Yan, maliit siya, cute, diba? Kaya hindi nakakaano ng space. Yan. Tapos, ang aking namang coffee ay galing sa Starbucks. Yan po, galing po sa Starbucks. Bali, dinadalhan ako rito. Dinideliver. Yan. Bali, dalawa po nung palagi kong inaanong i-deliver nila sa akin. Kasi galing po ito sa Starbucks talaga. Yung po, ano yung iniinom nyo dun sa Starbucks na coffee shop, eh, pareho din po nito. Ayan. Dalawa po nung aking, ano, isang latte, coffee latte, at saka caramel macchiato. Yan. Palagi ito nung ino-order ko lang. Tsaka minsan, ano naman sa Nestle naman, minsan naman ang ino-order ko ay yung chocolate yun. Chocolate o kaya matcha. Pero sa Starbucks, ito yung ino-order ko. Kaya ang napili kong itimpla, ipapakita ko sa inyo mamaya, ay ang Starbucks latte, cafe latte. Yan, ito ang aking ititimpla. Pero bago ako magtimpla ng kape, kasi para hindi lumamig, 'di ba? Kasi ang daling lumamig eh pag ano. Mag-aano muna ako ng magtotosto muna ako ng aking tinapay. Ayan mga ka-good vibes, magbe-breakfast na ako kasi tapos na ako maglinis ng mga gawain sa bahay, mag-ayos din ng sarili, tapos na rin ako, diba? Kaya ito, magbe-breakfast na ako. Ngayon, ang breakfast ko ay special mga ka-vibes kasi kasama ko kayo eh. Kasama ko kayo magbe-breakfast kaya medyo marami-rami akong breakfast. Pero actually mga ka-good vibes, pag talaga nagbe-breakfast ako sa umaga, talagang tinapay at saka coffee lang ako. Pero ngayon, medyo marami-rami nung coffee, nung aking bread. Ayan, eto po, favorite ko po. To may peanut po itong kasama, tsaka yung parang chocolate yan. Favorite ko rin po ito, mga ka-vibes. Tapos, nag-toaster din ako ng pisang mainit. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan po. Nag-toaster din ako ng pisa. Ininit ko nung aking pisa. Ayan. Tapos, eto naman ang favorite kong melon. Palagi akong, mahilig ako sa melon eh. Palagi akong kumakain ng melon. Isang kulay orange at saka isang kulay green. Kasi special day ko ngayon eh. Kasi manunood kayo, diba? Yeah. Medyo ni-level up ko ang aking breakfast. Yan. Pag natapos ng mainit ko yung aking pizza, yan. Tsaka ako maggagawa ng coffee. Yan, mga ka-vibes. Abangan nyo. Hindi pa tapos. Ay, tapos na. Teka, kukunin ko lang ha. Yan, mga ka-vibes. Luto na ng pizza ko. Kukunin ko muna ng pizza ko, ha? Pansamantala, tingnan nyo muna itong ano ko, ha? Aking breakfast, ha? Pakitingin lang, ha? Mga ka-good vibes. Kukunin ko lang ng mainit kong pizza, ha? Sige. Mga ka-good vibes, ang init, kaya kunin ko sa tinidor. Hindi ko makuha ng kamay ko. Mapapaso ako. Ah! Eto na, mga ka-good vibes! Ang aking seafood pizza. Ayan, lutong-lutong. Oh. Pinalutong ko, mga ka-good vibes. Favorite ko kasi nung malutong.
Yan, sarap. Ayan, ayan po ah. Kukuha ko kaya siguro ng platitong isa pa kasi hindi magkasya eh. Marami akong kakainin ngayon, makaka-good vibes eh. Teka lang, kukuha akong platito pang isa. Ay, makaka-good vibes. Eto na, kumuha ako ulit ng isang platito para sa aking seafood pizza. Ang init, ang sarap. Ako talagang level up ngayon ang aking breakfast, makaka-good vibes. Sa totoo lang, palagi-palagi pan lang ako tsaka coffee. Ngayon lang talaga ako level up kasi ipinapakita ko sa inyo paano kakain. Ang sarap ng pizza ko. Ayan o. Ang init. Ininit ko kasi. Yan. Seafood pizza. Favorite ko kasi ang seafood. Tapos ang aking choco bread. Yan. Choco bread with peanut. Yan. Ayan na. Tapos ngayon mga ka-good vibes ha. Mag-aano na ako. Magko-coffee. Yan ha. Gagawa na ako ng aking Starbucks, gagawa na ako ng aking Starbucks cafe latte. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ko nito sa aking coffee maker. Yan, ayan lang, ganda. Diba, ang cute-cute ang coffee maker ko, diba? Yan, ganda talaga, ang good vibes eh. Yan ha, teka lang ha. Ayan mga ka-good vibes, gagawa na ako ng aking Starbucks coffee latte ah. Yan, etong glass ko galing din po ito sa Starbucks. Ang kapal, di ba? Ang kapal niya kasi pwede ito sa mainit. Pang mainit talaga siya kaya makapal. Yan, hindi ito nabibili, galing ito sa company ng Starbucks, ng Nestle. Yan, kaya dito, ito talaga nung lagayan ng kape kasi sukat dun sa gagawin kong cafe latte ng Starbucks. Ayan, eto yan. Yan, isiset ko na ha. Ayan, naka-open na oh, mga ka-good vibes. Yan, in-open ko na siya. Yan, tapos, yan, lalagay ko na rito. Siyempre, ang aanihin ko ay toto. Ay, cafe latte. Set na siya, yan. Tsaka eto, yan, set yan. Yung capsule niya. Tapos, yan, ipapakita ko sa inyo, ha? Yan. Siyempre, nung ano niya muna. Yan, ganyan lang naman ang paggawa. Pag-mimix. Basta, medyo papakuloy-kuloyin muna natin yung tubig. Coffee rin kayo mga ka-good vibes ha. Libre ko kayong coffee. Basta, sige, ano lang kayo. Punta kayo rito sa bahay ko. Yan, tapos. Yan, tapos. Ipipindot ko lang ito. Yan. Ayan na. Ayan, tapos na. Kunin na natin mga ka-good vibes ha. Ayan, ang isa naman ito. Ito naman ang isa. Pear niya, pear. Yan, ngayon ay cafe latte. Sa susunod naman ay caramel naman ang iaano ko sa next. Sa next naman na video ko ay caramel. Yan, ito naman ang isa. Yan ang aking home, mga ka-good vibes, yan ang aking home Starbucks. Diba? Diba, enjoy lang din sa bahay, diba, pag may coffee-coffee ka. Mayroon kang coffee-coffee, enjoy lang talaga sa bahay. Ayan o, sarap na ng coffee ko. Talagang ka-size niya, mag-i-stop siya, size ng glass niya talaga. Diba mga ka-good vibes, talaga nag-stop siya kasi size talaga siya ng pagtimpla ng cafe latte Starbucks. Yan, ang sarap yun, ang sarap ng coffee ko.
Pero kasi ito parang ano pa siya, mga kabibs. Medyo wala kasi siyang sugar, kaya nilalagyan ko siya ng konting isang kutsaritang sugar para medyo, kasi ayoko na masyadong mapait, diba? Pero masarap naman siya ng mga hindi nagsusugar, pero ako nilalagyan ko ng sugar. Kaya lalagyan ko rin ng sugar. Ayan mga ka-good vibes, lalagyan ko muna ng sugar itong aking coffee, ha? Kasi gusto ko medyo may sugar. Maliit lang, isang kutsara lang na ganyan. Yan. Diba? Para masarap. Para medyo may nasa lasa. Ako, sarap-sarap ng breakfast ko. Happy ako ngayon sa breakfast ko kasi kasama ko kayo, mga ka-good vibes. Mag-breakfast. Teka lang, ibabalik ko to doon na. Ayan! Tapos na po. Ayan, ang sarap ng aking Starbucks cafe latte. Ayan. Tikman natin yung lasa, mga ka-good vibes. Ha? Kung perfect na ba, ha? Perfect! Perfect! Ang sarap! Ang sarap! Ayan! Ang sarap-sarap kumain! Ayan po, ganito po ako palagi. Tapos, siyempre, kakainan ko rin siya ng aking pizza, seafood pizza. Ano ito? Pusit. Ito, panuto. Mga kabayad, ang sarap nitong pizza na to. Favorite ko ito eh. Ano, seafood pizza. Ayan. Ang sarap, happy na talaga, happy. Very happy na talaga ako. Makakain lang ako ng ito. Ito naman ang aking bread choco with peanut. Ang sarap din ito, mga ka-good vibes. Para hindi siya matamis, ah. Hindi siya matamis, ano, mga kabay. Tama lang. Wala talaga. Hindi siya matamis. Medyo ang matamis lang niya, nung may chocolate na maliit na yan, yun ang matamis. Konti lang. Konti lang. Tap din ito. Ang sarap, mga kabay. Naman. Alternate. Ganyan lang ako pag sa umaga. Sarap. Kaya kunin ko lang, mga ka-good vibes, ng aking tissue. Ah. Nakalimutan ko. Kailangan kasi may tissue ako sa bilid. Kasi baka magkadumi-dumi nung ano ko sa dami kong kinakain. Ayan mga ka-good vibes, ha? Ang sarap. Kaya medyo bagal-bagalan natin ng pagkain kasi mga ka-good vibes, binasa ko po kasi yung mga nag-comment sa akin, yung mga ka-good vibes ko nag-comment dun sa YouTube channel ko. Mga nagtatanong about sa personality ko. Kasi mga ka-vibes ko kayo, kaya sasagutin ko yung mga simple na tanong nyo sa akin. Eto ha, kinuha ko kasi yung mga comment ko. Talagang ganun ako ka-interest. Magkaka-interest talaga ako pag nagko-comment kayo eh. Kaya may nagtatanong kasi mga ka-good vibes ko. Kaya isa-isa kong sasagutin ha. Eto yung ano, yung una niyang tanong. Si Masarap Tomato. Hello! Shout out kay Masarap Tomato. Yan. Sabi niya sa comment niya, ano daw ang gamit kong sabon pag naliligo? Yan, syempre po nung gamot, anong sabon sa katawan? Hindi ko lang alam kung
ang tinatanong niya ba ay sabon sa katawan o sa mukha? Yan. Pero eto, sasagutin ko ha, kung ano nung ginagamit ko. Kung sa katawan, sa body, yan, sa body, yung tinatanong mo, masarap tomato, yan, si masarap tomato, nanalo siya ng consolation nung nakaraan sa akin pag-giveaway, yan. Yan, kung ano daw ang gamit kong sabon sa pagliligo. Kung sa katawan ng tinatanong mo, masarap tomato? Basta ikaw na yun, ha. Eto, ituturo ko sa'yo kung ano ng brand ng aking sabon na pag naliligo. Ayan, ano, masarap tomato. Ang sabon na ginagamit ko sa katawan pag ako ay naliligo ay, syempre, ang brand ng Japan. Eto po, ang ano, goat's milk, yan. Yan, ano siya, moisturizing sa body. Yan, ayan po ang sabon ko, ha. Masarap tomato, yan. Nakaka-brightening skin din siya, to. Tsaka milk nung kanyang amoy, milk. Moisturizing sa katawan. Kaya, mula noon pa, eto na nung ginagamit kong, body shampoo sa katawan. Ito nung sabon ko sa katawan pag naliligo ako. Yan, masarap tomato. Yan, alam mo na, ha. Thank you sa question. Ito naman. Ang second naman ay ang tanong naman niya si Archiboy. Si Archiboy, hindi ko alam kung sino tong Archiboy. Parang bago ko lang 'to nakita sa comment ko sa YouTube. Ang sabi naman niya sa akin, ano po ang pinaka-paborito mong Japanese food? Yan, kasi ang tagal ko na talaga rito sa Japan, mga ka-vibes. Pero yung unang-una ko talagang naging favorite, nung ako'y teenager pa na bumiyahi ako rito sa Japan, ay ang ramen. Yan, favorite ko talaga. Unang-una ko talagang nasarapan dito, ang ramen. Ang ramen talaga sa restaurant. Ang sarap talaga ng ramen ng Japan. Yan. Yan ang pinaka-favorite ko. Pero kung sa ulam naman, sa pagkain, ang naging favorite ko rito sa Japan ay ang yakiniku. Yan, favorite ko ang yakiniku. Ang mahal nga lang kasi pagkakain ka ng yakiniku. Pero ang sarap. Ayan, ha, ano, Archiboy, nasagot ko na nung tanong mo, ha, kung ano ang favorite kong pagkain, ang ramen, at kung ulam naman ay ang yakiniku restaurant. Kaya kakain muna ako ng aking favorite na melon fruits. Ang sabon. Ang tamis mga ka-good vibe. Favorite ko talaga sa Japan ang melon. Lalo na pag summer. Sarap kumain ng melon at saka pinsa naman kung hindi melon, ano yung pakwan. Kasi ang init-init talaga ngayon sa Japan pag summer, eh. Yan, ang susunod naman na question. Yan, ha. Si Hana Salamanca. Parang bago ko lang din siyang nakita na nag-comment. Nagtanong siya sa akin na, okay na po ba ang anak niyo, Mamshi? Okay naman sila. Mukhang dalaga na pa po kayo. Salamat. Pero dala na. Hindi dalaga, dala na. Hindi, Ana Salamanca. Ako po ay mami na. Tatlo na ang aking anak. Tatlo ang anak ko at ang lahat sila ay malalaki na. Ang bunso kong anak ay teenager na rin. Ngayon ay nasa Pilipinas siya. Eto, papakita ko sa iyo ang aking mga anak. Tatlo ang anak ko. Yan, ito ang picture nila. Yan, Hana. Ayan, ha. Itong babaeng na naka-orange, yan ang panganay ko. Maliliit pa sila niya nung time na yan. Yan, panganay ko. Siguro 12 years old pa lang itong panganay ko. Tapos, ang pangalawa ko naman anak, ayan, ito nung naka-polo. Yan yung naka-polo. Yan, siguro mga 9 years old pa lang siya nung time na to. At ang bunso ko naman yun, nung kinakarga niya, 2 years old. Yan, ayan ang picture nila. Yan, tatlo nung anak ko.
isang babae, dalawa naman ng ano, yung lalaki kong anak. Ngayon, etong anak kong bunso ay mag-aano na siya. 16 years old na po. Nasa Pilipinas siya ngayon. Bali, teenager na. Kaya ako ay mukhang dalaga. Dalagang dala. Yan. Ito naman mga kasama niya sa picture. Yan naman mga pinsan. Mga pinsan niya ito. Yan. Kasing edad ng mga ano ko. Dalaga na rin yan ngayon. Yan ang aking mga anak. Hana. Kaya ako ay mamsi na talaga at dalagang dala na. Sana nasagot ko ng question mo. Ha? Nag-enjoy ka. Ayan, nasagot ko na ng question ni Hana. Ayan, kakain muna ulit ako ng aking prutas ha. Bago tayo sa susunod na question ha, mga ka-good vibes ha. Kasi sinishare ko sa'yo, sa inyo ng mga tanong niyo sa akin. Kasi good vibes tayo, di ba? Sarap talaga. Ang kape ko baka nalamig. Sarap. Next question. Yan na. Ang nag-question naman dito ay si Noriko Dazumi. Yan, ang sabi naman niya, what is your favorite brand of bags? Yan, what is your favorite brand of bags? Talagang may favorite naman akong brand ng bags. Ano, Noriko Dazumi. Pero ano lang talaga siya, mahal. Hanggang favorite na lang. Hanggang favorite na lang. Siyempre, ang favorite kong brand ng bag ay Louis Vuitton. Kaya lang, Louis Vuitton, ano eh, diba masyadong expensive. Meron naman ako niyan, ano, dating Louis Vuitton. Kaya lang, nawala na rin dahil matagal na. Kaya lang, ang mahal-mahal niyan, diba? Kaya nakakapanginaya. Kaya ang favorite ko na lang ng brand ng bag, eh yung din dito sa Japan na matibay, gusto ko ng style, nung akma sa akin. Favorite ko rin ang Guess, ang ano ba yun? Ang dami magaganda basta brand ng Japan, matibay kasi. Yun ang mga favorite ko. Tapos meron pang isa. May question naman ay si Mikey Del Rosario. Yan. Ilang taon na po kayo sa Japan, ate? Yan. Kung kukwentahin ko talaga, yung talagang nag-stay lang ako rito sa Japan, mula nang ako'y nagpakasal, ay 27 years na po ako rito sa Japan. Yung ako'y nagpakasal ha, hanggang ngayon ay 27 years na po. Pero nung dalaga pa ako, kasi nag-umpisa akong magpunta rito sa Japan, nung ako'y dalaga pa, sa edad na 17 years old, ay 1989. Magsi 17 po ako yun, 1989. Kaya kung kukwentahin mo, napakahaba na talaga. Umaabot na ako ng 30 years plus dito sa Japan. Pero yung pinag-stay ko na dito ako namuhay ay 27 years. Ayun po, Mikey Del Rosario. Tapos eto na, yung isa na lang ha, si Mepe. Kailan po uwi ninyo sa Pinas? Ay, ka-good vibes! Totoo talaga, uwi ako sa Pinas ng August. Etong August, may ticket na ako. Pero dahil sa COVID, ika-cancel ko na lang kasi mahirap umuwi na sa Pilipinas. Ayan, lahat, nasagot ko na ng mga, ano ha, mga tanong nyo ha, mga ka-good vibes ha. Sana nag-enjoy po kayo, pero ako nag-enjoy pa rin ako rito sa aking breakfast. Dahan-dahan lang ng pagkain yan. Enjoy pa rin ako sa aking breakfast. Yung aking masarap na breakfast. Kaya mga ka-good vibes, sana nag-enjoy kayo ngayon sa aking shinare sa inyo dito sa loob ng aking bahay. Kasi
Kasi alam mo naman, hanggang ngayon, mahirap pa rin maglalalabas. Diba mga ka-good vibes? Delikado pa rin tayo para hindi tayo magkasakit. Nakakatakot pa rin talagang maglabas-labas. Tsaka nung kain-kain sa labas, mga ka-good vibes, hindi talaga maganda ngayon. Delikado. Kaya, mas maganda pa dito na lang sa bahay. Diba? Kumain. Ayun, no? Tignan mo ako. Kain-kain ako rito. Pisa. Good vibes ha, sana nag-enjoy kayo sa akin share sa inyo ngayon tong about sa sarili ko. Yan, medyo nakikilala niyo na ako, diba? Nasagot ko na rin ang inyong mga question. Kaya mga ka-good vibes ha, see you my next video ha, para sa uulitin ulit ha. Huwag kalimutan ng mga bago pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan po mag subscribe para good vibes tayo. I-like, i-share, at comment lang po sa aking YouTube channel. Paano? See you my next video. Bye-bye!